Gusto ko sanang tanungin. Pero hindi yun ang pake ko. Mahihilingin akong pabor. Anong pabor? Ilihim mo sa akin, pati kay Steffi. Huwag mo nang sabihin kung sino yung lalaki. Pakiusap lang. Kasi, baka malungkot lang ako. Ayoko nang pag-usapan ng taong yun, baka kasi magkagulo pa. Yung palang interview sa'yo, nabasa ko. Sabi mo, may isang lalaki matagal mo ng crush. Kaibigan mo ako, di ba? Bakit nilihim mo sa akin ang tungkol doon? Sino ba talaga siya? Lagot siya sa akin, kasi lagi kanya pinaiiyak. Gusto mo ba upakan ko yon? Ayoko. Ipakita mo sa kanya na gusto mo siya. Kita mo ako. Kahit pakipot yung taong mahal ko, nung umamin ako sa kanya, parang biglang natauhan. Kaya ikaw, magparamdam ka na rin sa kanya. Paano? Madali lang. Kung hindi mo masabi ng harapan, tawagan mo na lang. Sabihin mo, hoy, swerte mo kasi gusto kita. Tapos ibaba mo yung phone. Kahit naman sinong lalaki, sigurado maantig ang damdamin pag nalaman gusto mo siya. Huwag ka na malungkot. Sundin mo na lang yung payo ko sa'yo. Naku, kailangan ko na parang bumalik sa office. Una na ako, ha? Si Lucy. Oh, Lucy, bakit? Nandito pa lang ako, ha? Sabi ko, siya ang tawagan mo. Ay, kailangan mo na magtapat doon sa matagal mo ng crush. Ito na pa. Thank you. Noong una tayo nakita, hindi kita nakausap ng maayos kasi medyo biglaan. Parang iba ang interior design dito kaysa dun kay Steffi. Sa'yo na ba to? O rental lang? O baka regalo ng parents mo? Ba't nyo naitanong? Ikaw ang manager ni Steffi. Kailangan nating makilala na mabuti ang isa't isa. Kinikilatis kita para malaman ko kung pasado sa akin ang pagkatao mo. Sa Harvard ka pala nag-aral noon. So, how old are you? Mukha ka kasing binata. May girlfriend ka na ba? Anong trabaho ng daddy mo? Dapat ba sagutin ko lahat ng tanong? Pasado ka na. Ang gusto ko sa'yo, hindi ka madaldal. Ang manager kasi dapat marunong magtago ng sekreto. Siguradong kapag merong hindi dapat sabihin, hindi ka maku-corner ng mga reporter. Ma'am? That's my cellphone number. I-text mo na lang ako. Isa-save kong number mo. Pag kailangan kita, ako na lang ang tatawag sa'yo. Dapat yung cellphone mo bukas 24/7. Ay nga pala, lahat ng mga gagawin ni Steffi, kailangan mo i-report sa akin. Alright. Bye. Miss! Order ng pagkain. Ano ba meron ngayon? Parang gusto ko ng octopus legs. Yun ang masarap kukutin. Okay. Dalawang octopus legs. Gusto ko yung half cook. Ako rin! Legs? Baka arms? Ay! Bad trip! Siya uli? Stalker mo pa rin si Amanda Seyfried?
Inukulit ako eh. Hirap ng pogi. Sa'yo, matawag pa rin ba si Yuna? Naku, wagas kong makatawag yun. Parang wala nang bukas. Hoy, Steffi. Ano, okay ka lang? Isasali ko yung mga yan. Teka, si Mr. Mateo doang nang hiram dito sa akin, ah. Ba't nasa'yo? Mr. Mateo, do ko dyan. Inutusan ko siyang hiramin yan. Ay. At sino ka naman para utusan yung super guwapo at mala-adonis na lalaking yun? Ay, naku, nahiya tuloy ako kasi inaway ko pa siya para lang isoli niya yung mga yan. Ang daldal mo. Meron ako itatanong sa'yo. Ang ibig mong sabihin, wala sa kotse yung lalaki, pero maya-maya, biglang sumulpot sa harap mo? Tapos namuntik na mahulog sa bangin yung kotse, yung lalaki yung sumulpot para iligtas ka. Correct. Tapos bigla na lang siyang naglaho? Oo, ganun na nga. Grabe. Bakit? Magpa-check up ka na. Kailangan yun. Doc, huwag niyong ipapaalam sa iba na nagpunta ako dito. Secret lang to. Wala kang dapat ipag-alala. Simula mo na yung kwento mo. Noong una pa lang, alam ko nang may kakaiba kasi... Mukhang hindi pa naginip dahil parang totoong-totoo. Pero imposibleng mangyari, kaya ayaw paniwalaan ang isip ko. Pero nung... Sigurado akong siya yung nakita ko. Noong una, nasa loob ng kotse. Makalipas lang ilang segundo, nasa harap ko na para iligtas ako. Iniisip niyo na babaliw ako, no? Hindi naman. Ituloy mo yung kwento mo. Lalo akong nahiwagaan dahil sa nangyari nung gabing yun. Mateo to! Sumulpot mula sa kawalan, parang kulog at kidlat? Tama! Parang siya si Thunderman, di ba? At nakapagtataka pa ron. Pagbaba ko mula sa kotse, bigla na lang siya nawala sa harapan ko. Sinusulat niyo dyan na praneng ako? Hindi naman. Ang tawag dyan, hallucination. Epekto yan ng sunod-sunod o patong-patong na problema. Acute reaction to stress. Siguro, dahil hindi makayanan ng katawan mo, kung ano-ano na mga pumapasok sa isip mo. Sigurado ba kayo? Ang isang taong nakakaranas ng trauma at stress, biglang nakakaramdam ng takot na mawala ang lahat. Maaring natatakot na mawala ang matagal niyang pinaghirapan. Isa yung uri ng karamdaman na maaring maidulot ng stress. Ang unang sintomas, audio hallucinations. At kung malala, visual hallucinations. Sa madaling salita, parang guni-guni ko nga lang. Kung ganun, bakit yung isang tao lang ang nakikita ko? Baka yun ang mas nakakasama mo na madalas. O kaya, hindi mo lang alam. Gusto mong maglambing sa taong yon dahil alam mong maaasahan siya sa lahat ng oras. Kaya puro siyang nakikita mo. Gusto kong maglambing sa taong yon? Oh, kaya lang, kung masyado kang aasa sa iisang tao, sa tuwing may kinakaharap kang mga pagsubok, baka maapektuhan ang relasyon nyo dahil parang pagod na kayo sa isa't isa. Ang may papayo ko, huwag kang masyadong umasa sa kanya. May ihahalin tulad yan sa isang lobo. Pag sobra na sa hangin, biglang puputok. Pero may iiwasan yun kung hindi ka magiging pabigat sa kanya. Makipagkita ka sa ibang kaibigan. O kaya humanap ka ng mga mapaglilibangan. Ba't nakatitig ka? Wala, bakit? Sinundo mo pa ako, kaya ko namang umuwi. Nagpasundo ka, di ba? Talaga? Sinabi ko yun? Hindi ako yung tipo ng tao na iaasa sa iba mga bagay na kaya ko namang gawin. Ibig kong sabihin, hindi ako yung tipo ng tao na laging nagpapatulong. Ayokong maging pabigat. Ayoko rin ma-pressure ka ng dahil sa akin. Bahala ka na nga dyan. Sa susunod, huwag mo na akong sunduin!
Tingin ko sinadyang tanggalin ang master cylinder ng kotse, kaya nawala ng preno. Sinong gagawa nun? Swerte mo nga, nabuhay ka pa. Tumama ka ba sa isang malaking bato? Hindi, walang bato ron. Isang bumangga ito. Bakit? Dati ba may bangga na talaga to? Wala, hindi ako bumangga. Sigurado ako na bumangga ka. Wala kang break, kaya kung hindi ibabangga, hindi hihinto. Mr. Kim! Bakit? Excuse ha? Hindi. Imposible. Ang alin? Wala. Magdi-dinner pala kami ni Winston mamaya. Gagabihin ka? Kahit gabihin ako, wala kang pakialam dahil buhay ko to. Sinabi ko na, di ba? Hindi ako yung tipong asa ng asa sa ibang tao. Ayoko maging pabigat sa kapwa ako. Nasabi mo na yan. Bakit inuulit mo pa? Para matandaan mo. Nakakapanghina. Sunod-sunod ang mga pangyayari. Ano ba problema? Naalala mo yung baliw na stalker na naka-helmet? Diyos ko. Namatay na pala siya. Ano? Bakit kasi siya nagmotor doon sa highway na yon? Madulas doon kasi puno ng yelo. At saka pangkotse lang yung highway na yon, di ba? Oo nga. Sana sanang magpapatunay na hindi totoo yung will ni Rizal, ha? Ay! Steffi! Nakakagulat ka. Kumusta? Magugulating ka na? Oo nga eh. Baka dahil sa dami ng pinagdaanan ko, kaya ako nagkaganito. Nasaan si Winston? Tingin ko nandun na siya. Yung nangyari sa'yo, naikwento sa akin ni Winston. Talaga? Mag-ingat ka. Salamat. Ang dami ng baliw na tao sa mundo, no? Sa palagay ko nga, yung kumidap sa akin sa ospital, yun din yung nagpadala ng teddy bear na may camera. Kung hindi dahil sa taong yun, baka tuluyan na talaga akong napahamak. Sino ba yung taong yun? Ha? Yung nakakita ng camera sa loob ng teddy bear. Sino ba yan? Paano mo nalaman yan? Ha? Wala akong sinabi na siya yung nakakita nung camera. Ah, obvious naman eh. Tara na. Steffi, may sinabi ba sa'yo si Lucy? May sasabihin siya? Di bale na. Alam mo, Jackson. Naguguluhan ako. Ba't kaya masama ang kutub ko na hindi nagpakamatay si Rachel? Bakit mo nasabi yan? Dahil sa nakita ko. May napanood akong video ni Rachel na may kausap siyang babae. Pero may tuda ako. Sabi ng babaeng yun kay Rachel, huwag kang magtiwala sa kanya. Baka balang araw patayin ka niya. Ano? Sino tinutukoy niya? Hindi lang tanong ko. Teka muna, nasaan yung video? Ipakita natin sa mga polis. Kung totoo nga na pinatay si Rachel Han, malilinis nga ang nadungisan mong pangalan. Huwag kayong magpadalos-dalos. Malapit nang malutas ang kaso niya. Baka makagulo pa pag nakialam kayo. Steffi,
Nasaan na yung video? Pwede ko bang makita? Naiwala ko na eh. Naiwala mo? Oo, naiwala ko. Panalo na naman ako. Oo nga, ano. Tara, umuwi na tayo. Bakit? Maaga pa. Ano maaga pa? Umulan ngayon ng snow. Umuwi na tayo bago pa magka-traffic. Isang laro na lang. Wala naman naghihintay sa pag-uwi ko. Ay, hindi ka naman talaga sanoy nang may naghihintay sa'yo eh. Oo nga. Sanay ako mag-isa. Hindi ba si Steffi John sa'yo tumutuloy? Umuwi na ba siya? Hindi pa. Kaya lang, sabi niya may nag-iaya sa kanya ng dinner. Kahit na nagsasnow, kahit malamig ngayon, sumama pa rin kahit napahama kagabi. Yaa mo siya? Kung gusto niya magpakalat-kalat sa daan, hindi ko siya pakikialaman. Bahala siya sa buhay niya. Teka, lalaki ba yung kasama niya? Yun ba yung naliligaw sa kanya? Bakit alam mo? Halata naman kasi na nagseselos ko eh. Ano? Hoy, diyan ka nagkakamali. Paano yan? Dalawang buwan na lang. Alam mo, serbisyong legal lang ang maibibigay ko sa'yo. Pagdating sa damdamin, wala na ako maitutulong. Sabi mo gagabihin ka. Kaso ang dali kong napagod. Maupo ka dyan. Ano naman yan? Saluhan mo ako sa pagkain ng chicken at beer. Lumabas ka na, di ba? Hindi ka pa kumakain? Kumain na. Kaso parang hindi ako nabusog. Wala akong gana kanina. Pag-uwi ko, saka ako nagutom. Kaya ako nagpa-deliver. Ubusin mo yan. Diyan ka lang. San ka pupunta? Hindi masaya pag mag-isa lang. Sabayan mo ako. Hindi ako umiinom. Ibig mong sabihin, hindi ka pa nalasing kahit kailan? Basta sanay ka rin dyan. Nasubukan ko na rin uminom dati. Sandali, matanong ko lang. Nakainom na ba kayo ng halo-halong alak? Nung panahon ni Yonshan, may sinabi si Jung Hyang tungkol sa pinaghalo-halong alak. Sa unang lagok daw, parang kausap mo ang mga anito. Sa ikalawang lagok, kaisa mo na ang inang kaligasan. Kali, lagyan na ng alak ang mga kopa. Ngayon, uminom tayo. Kailangan walang matitirang alak. Ikaw, may napapansin ako sa'yo. Bakit dila hindi ka umiinom? May dala kasi akong kabayo. Napabalita kasi kamakailan lang na maraming na-aksidenteng nangangabayo dahil mga langu sa alak. Kaya nagpa siyang hari na ipagbawal ang pangangabayo ng lasing. Nako, napakarami mong inaalala. Kung gusto mo, yung kabayo mo, iwan mo dito, maglakad ka lang pa uwi. Eh, tama na nga. Huwag mong hadlangan ang pagdiriwang. Buti pa, sabayan mo na kami sa Panginoon. Oo nga, tama! Oo nga naman, huwag mo na isipin yun. Saka mo na problemahin ang pag-uwi mo. Uminom na muna tayo. Ah, sige! Pahusay ka naman palang uminom eh. Ano talaga? Uminom pa tayo. Ha? Ano ba yan? Ha? Namulo na ako. Nasing pa parang pamukha.
Teka! Anong ginagawa mo? Paano mo nagawa yun? Hindi ka talaga iinom? Sinabi nang hindi ako sanay. Bakit? Ayaw mo makipag-inuman sa paso? Ayaw mo makipagsabayan sa aso? O ayaw mong uminom kasabay ang magandang puno? Lasing na lasing ka na ba? Hindi pa. Sanay na ako, no? Alam mo, sabi nila, pag meron kang naaakit o nakakasundo, ang tawag doon, chemi. Chemi. Mula sa salitang chemistry. Ibig sabihin, para tayong may chemical reaction sa iba. Ako parang puno ng chemicals. Kaya nababaliw ang lahat ng lalaking nakakakita sa akin. Para silang nagiinit. Pagdating naman sa mga babae, may epekto din ako. Bigla kasi nakakaramdam ng inggit ang lahat ng mga babae nakakakita sa akin. Sa madaling salita, meron akong charm at puno ako ng appeal. Femme fatale. Kung hindi ka lasing ngayon, dapat magpa-check up ka na. Tapos na. Meron na akong nakausap na doktor. Buti na lang nabanggit mo yan dahil gusto ko ikwento sa iyo kung ba't ako naiinis. Biro mo, nagpunta pa ako sa psychiatrist dahil ang problemado ako sa iyo. At sabi niya sa akin, ang sakit ko daw, masyado akong umaasa sa iyo. Tapos ang tingin mo lang sa akin, aso, paso o puno? Sabihin mo nga, tama ba naman yun? Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nabahaliwala. Kung totoong tao ka, bakit wala ka nararamdaman sa akin? Mukhang malaking problema to, ha? Kailangan ko makabawi sa career ko, di ba? Paano ako gagana sa pagtatrabaho kung wala na akong tiwala sa sarili ko? Hindi pwede to. Bigyan mo ako ng 15 seconds. Ano 15 seconds? Ang bansag nila sa akin, 15 second fairy. Sa commercial, kaya ko mang-akit ang tao sa loob ng 15 segundo. Ngayon, magkakasubukan tayong dalawa. Pag antingin mo pa rin sa akin, para lang akong aso, paso o puno, hindi ako magaling. Wala akong alindog. Malala ito. Okay, game. Alam mo, serbisyong legal lang ang maibibigay ko sa'yo. Pagdating sa damdamin eh, wala na ako maitutulong. Tama ka. Mahirap nga yung masolusyonan. Aaminin ko sa'yo, meron akong pinagsisisihan. Ano yun?
na hindi ako namuhay ng normal, katulad na ibang tao. Hindi ko sinubukang kumain ng merong kasalo. Gusto ko rin yung may naghihintay sa pag-uwi ko. Yun ay ipapakita ko sa taong mahalaga sa akin na mahal ko siya. Yun ang ginagawa ng mga hindi nakaranas na mamuhay ng daan-daang taon. Yung mga bagay na para sa akin noon, baliwala. Yung mga simpleng bagay na nagpapaganda at nagpapasaya sa pang-araw-araw na buhay, yun naman ang gusto kong masubukan. Pero, anong dapat kong gawin?